What's up for parents? This is Doc Jello. And for this video, pag-uusapan po natin yung limang signs ng pagkakaroon ng heat stress that could lead to heat stroke sa inyong mga aso. Magbibigay din po ako sa inyo ng limang solusyon or remedy na mabilis natin magagawa kapag yun ay nangyari sa inyong mga aso. Let's go! So as you can see guys, nitong mga nakaraang linggo, sobrang init na, and then we have a lot of cases then or reports in Facebook, mga nakikita ko na nagkakaroon ng suffering with heat stress yung mga aso natin. Kaya po gagawa tayo ng video ngayon at tatalakayan natin yung sinabi ko, limang signs at limang solusyon na maaari natin magawa para mapigilan ng heat stress sa inyong mga dogs. Number one sign po natin na makikita sa mga aso that is suffering heat stress is this. First is massive or excessive panting. Ito yung video ng aso ng nagkakaroon ng massive panting. This is posted by Pet Protection Animal Clinic by Doc Jonathan. So credit to the owner. Tingnan po ninyo kung gaano kabilis yung pagpant ng aso, and it's really alarming na kapag nakita nyo ganyan. When we say panting or massive panting or excessive panting, talagang exaggerated yung pagpant nila at hindi lang yung simpleng example ko pa ba? Hindi lang ganun. Talagang sobra. Inexample ko pa talaga. Pero grabe talaga. Sobrang bilis ng pagpant ng mga aso nakakaranas ng heat stress tulad na nakita nyo sa video. And that's what you have to watch out kapag ka nagkakaroon ng heat stress ang inyong aso. Pangalawang sinyalis na maaari nyo makita sa inyong aso is drooling. Cases of heat stress aside from massive panting or talagang exaggerated panting, makikita ninyo na ang inyong mga aso ay mayroong drooling. Ibig sabihin po ng drooling is yung todo or talagang grabing paglalaway. Makikita nyo talagang tumutuloy yung laway sa kanila. At long sinyalis na makikita ninyo sa inyong mga aso is yung bright red dry gums. Kung saan, pag tinignan nyo yung kanilang gums, talaga makikita nyo talagang pulang-pula. And nangyayari to because the body is trying to release all the heat sa kanilang katawan by pulling the blood sa kanilang extremities. So that's why meron siyang bright red gums. Pang-apat at medyo talagang delikado ng senyales na makikita ninyo sa inyong aso kapag sila ay nag-heat stress is this. So maaari silang mag-form or magkaroon ng vomiting or pagsusuka at diarrhea. So yung iba dyan, ha, hindi porke nagsusuka at nagda-diarrhea, ibig sabihin parbo agad, okay? Maaaring heat stress din po yun, at pang-apat na sinyalis yan ng heat stress. That is a serious sign na maaari nyo makita. Kumbaga medyo delikado ang lagay ng inyong aso pag nag-start na siya mag-vomiting at diarrhea. And last but not the least na sinyalis ng heat stress is this. So neurological problems may arise. Tulad ng pagbo-wobble, tulad ng pagkakaroon ng involuntary twitching, as well as seizure. Kapag nakita nyo limang senyales na sinabi ko sa inyo, talagang literal na heat stress na yung nangyayari sa inyong mga aso at talagang kailangan natin silang agapan agad at dalhin sa mga veterinaryo. Pero ano nga ba ang limang remedy na pwede nyong magawa habang hindi pa kayo nakakarating sa veterinaryo para ma-cool down ang inyong mga aso at matulungan sila sa kanilang heat stress na nararanasan? So guys, makinig kayo sa limang advice na sasabihin ko. This could save the life of your dog if this happens sa kanila. Huwag naman sana. And if you will have a chance to share this video as well sa mga fur parents na iba, kakilala, kaibigan, please do so. Nang sa gayon, mabigyan din natin sila ng idea kung paano ang gagawin nila kapag nangyari ang heat stress sa kanilang mga aso, okay? Number one remedy for heat stress is you have to place them to a much cooler place and encourage them to drink cool water. This could immediately reduce yung temperature sa katawan ng iyong aso by encouraging them to drink cool water. Pero paano kapag medyo malala na, no? Here's what you have to do. You can actually spray them or buhusan sila ng lukewarm water. Okay? Ulitin natin. Lukewarm water, yung mga tubig sa hose. Pero never natin gagawin na buhusan sila ng malamig na tubig. Bakit? Because cold water could cause constriction of blood vessels extremities ng inyong mga aso. So instead na ma-release nila yung heat sa kanilang katawan, it will be trapped inside. So that's why kapag nagbuhos kayo ng tubig sa kanila, make it lukewarm water at hindi malamig. Okay? Noted yan, ha?
Pangatlong advice po natin is you can blow air sa kanila or tapatan nyo po sila ng electric fan. In that way, marireduce po natin yung heat na dumadaan sa kanilang katawan, pero hindi po natin ina-advise na sila i-immediately ilagay sa malamig na lugar tulad ng naka-aircon na kwarto. It's because gaya nun sa sinabi ko sa water that could constrict the blood vessel sa kanilang extremities. So, hindi siya ganun ka-helpful agad-agad kapag nilagay sila sa malamig like naka-aircon na kwarto. So, mas advisable natin na instead of that, tapatan sila ng electric fan. At with that, in that way, matutulungan natin mag-drop ang kanilang temperature. At kapag ginawa nyo na yung mga in-advise nating tatlo at still medyo nahihirapan pa rin silang mag-cool down, here's what you have to do sa ating fourth na advice. You can actually put ice pack sa kanilang groin, kilikili, sa kanilang leeg to help them reduce yung init sa kanilang katawan. Naglalagay po tayo ng ice pack sa kanilang kilikili, leeg at groins because nandun yung mga major vessels na malalaki that could really reduce yung kanilang init sa katawan kapag nalamigan yung mga areas na yon. So, kung meron kayong yelo, maghanda kayo, or kung wala kayong yelo sa inyong mga bahay, maghanda po kayo ng mga ice packs so that if ever man may mangyaring ganyan, meron kayong mabibigay agad. Hindi na kayo bibili ng mga yelong nabibili pa sa mga kapitbahay ninyo, ba? Diba? So, maghanda na po kayo at gawin po yung pang-apat na advice na yon. Siyempre, kung may yelo ka din sa inyong bahay, di ba, immediate yan, mabilis lang, mabibigay mo agad, no? Kasi time is of the essence kapag ang inyong aso ay inatake ng heat stress. And last but not the least, you can put soak and wet na towel sa kanilang katawan. Again, hindi po malamig na tubig ang ipangsusook natin dun sa towel, dapat lukewarm water lang. And yung soak wet towel na ipapahid nyo sa buong katawan niya could lessen the heat sa katawan ng inyong mga aso. So habang sila ay mayroong yelo sa groin, sa kanilang leeg at sa kanilang kilikili, you can actually simultaneously put a wet soak towel sa kanilang body para ma-cool down sila ng mabilis. Of course, meron po akong huling advice na hindi ko na isama. This is just an obvious na advice, 'di ba? Syempre. Ito yung ika-anim na secret or not so secret. Of course, if this happens to your dog, please visit or rush to your veterinarians. Syempre, we can definitely help you on how to save your dog sa ganitong life-threatening na pangyayari. Kaya po, yun yung pang-anim na advice natin. Don't forget, even though may mga remedies tayong binigay, always rush your dogs to the veterinarian so we can assess, we can help your dog immediately. So yun lang about this video. Limang senyales, ulitin natin, nandiyan yung excessive panting, no? Yung abnormal na pagpapant, nandiyan yung drooling, nandiyan din po yung paglalaway, nandiyan yung vomiting at diarrhea, at nandiyan yung mga neurological signs. Recap ko na lang din po ulit yung limang remedy. First, you have to move your dog to a more shaded area at encourage na sila yung uminom ng cool water. Lumipat ako ng pwesto kasi medyo nanghangalin yung puwet ko. Pangalawa, you can splash them or buhusan sila ng lukewarm water, but tandaan na hindi po dapat malamig na tubig ang ibubuhos. Pangatlo, you can put air sa kanila like electric fan, tapatan po natin sila. Pang-apat, we can actually put an ice pack sa kanilang kilikili, leeg, groins, and last but not the least, you can put soak wet towel sa kanilang katawan. But again, hindi malamig na tubig ang ipang-wet natin sa ating towel. So yun po yung mga piece of advice na meron tayo in this video. And ngayon, tag-init, tandaan po natin, maging vigilant tayo, paghandaan po natin yung mga yan, at iwasan na natin ang mangyari sa inyong mga aso na magkaroon sila ng heat stress that could lead to heat stroke. And if ever man po na mangyari ito sa inyong mga aso, always call your veterinarian, consider this video, tandaan po natin, gawin po natin lahat ng in-advice natin. And if you can, share this video sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, sa iyong kakilala, or kahit kanino man na mayroong aso, it will be a big help para sa kanila, no? Makakaligtas po ng buhay. And salamat po for watching, and I hope na appreciate natin ang video na to, and I hope hindi po mangyari yan sa inyong mga aso. So I wish you all very well at enjoyable summer. And sa lahat po ng fur parents at fur babies, maraming salamat po and ingat po kayong lahat. Umutang ko sabihin sa mga fur parents, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko,
You can subscribe on my YouTube channel here on YouTube. Just hit that subscribe button and notification bell para aware kayo kung mayroon akong i-upload sa susunod. And if you can follow me as well on my Facebook account, it's the same, Doc Jello TV, as well as aking TikTok account, Doc Jello TV. So I've been releasing short videos or educational videos there. So I hope you all for parents will support me. Tulungan niyo po ako na magkaroon ng more followers so that we can reach more for parents sa mga nakakatulong na videos and advices na meron tayo. So sharing is helping. Okay? Maraming salamat po again. Bye-bye. See you on my next video.